Magandang araw, buddies. This is Chris Sniper once again. Belated Merry Christmas sa ating mga subscribers at sa ating mga viewers, pati na sa mga bashers. Kumusta kayo? Another site na naman ang tinutulungan natin para masurvey tsaka marimap. So, nandito tayo ngayon sa Mindanao lang, specifically Bukidnon area. Kasama natin ang Team Bunker. Bakit Team Bunker? Kasi bunker tinitira nila eh. Before tayo nag-remap, kakasunod lang sila sa YouTube natin. Tapos, bunker site na tinitira. Pakita namin mamaya. Then, shout out kay Jim Boy Soroy. Sa kasama natin ang Team Okinawa. Yeah. Then, ang ating SWAT team. Special Weapons and Tabay. Black Phantom. Okay? Oh yeah. At saka Team Okinawa, maraming salamat sa pag-assist palagi. Okay. So, nandito tayo ngayon, directly, sa lugar na to. May mga retrieval na nangyari. Doon banda, saka sa paligid. Sinasabi ko, may nakakuha na ng mga items dito na ibinaon ng hapon kasi nandito tayo sa isang Japanese camp. May old road dito, then may mga marami na nangyari. May mga agricultural structure ang JICA, then mga Japanese company na nakapasok na dito. Okay? Direct na tayo. Huwag na tayong mag-blah-blah-blah niyan. Kasi ang ipakita lang namin para makatulong tayo. Ito yung ano natin, tinatawag natin na fulcrum point. Okay, tandaan, ang STM ay dapat naka-fix siya. Half-bored or big boulder or bato na hindi magalaw. Kahit nag-erode pa dito, ito siya naka-steady. Okay? So, tingnan muna natin ang structure ng bato na to. Ganun lang siya. Almost 1 yard lang, no? Pero, fishing is siya, no? Yan. Naka-atubang sa subangan sa adlaw. Yan. May bangko dyan. Daan yan. Then, dyan ang araw. So, yan ang east side. Okay? So, ang bato na to ay may dinadalang tatlong deposito. Eh, bakit tatlo? Pambihira naman to. Okay. So, sa ganitong setup, buddies, tingnan muna natin ang mga coordinate markers. Okay, Paring Harold, pakikita ng mga coordinates yan sa paligid. Yan. Okay? Saka si Uwak. Wah! Okay. Yan, okay? Sige, explain ko na muna ito dito. Okay. Ang bato na to ay may hole. Oh, ito. So, pag dito tayo tatama, tingnan natin ha. Very remarkable to eh. Yan. Puro butas-butas yan. Yan, di ba? Oh. Yan, may cutting siya. Last. Dito sa kabila. Yan. Huh? May letter Y. Ito siya, kanji yan. Pag ganun. Anong meaning? Secret. Tingnan nyo na lang ha. Yan o. Oh. Kanji yan. Okay. Arrow. Arrow. Yan. Okay? So dito muna tayo sa butas. Sa silangan banda. Ito siyang butas na to. Okay. Malaki, no? Pakisukat, parilyo. Yung diameter niya. Kung tingnan natin, butas-butas lahat yan. Pero ito yung naiba. 2 inches. Okay, papasok. 3 inches. Okay? So, 3 inches. That means in front, no? Pag makita kayong bato na ganito, yan, no? Okay. Tapos may mga kulay sa paligid. Ito siya, facing, ano to siya eh? 45 degrees, yan. Na, kompas, makita lang. 45 degrees. So ibig sabihin nito, tris pailalim. Kasi yung tatlo, no? Ah, 3. 3 nga eh, 'di ba? Tatlo, tapos 3 inches pang lalim, okay? So that means 3. Sa kanji niyan ganyan 'yan, no? 3. Ibig sabihin ng 3 yards. Sukat tayo. So dito, paring Lin. Sukat tayo ng 3 yards sarap. Papuntang 45 degrees dyan. Yan yung item natin. Siya may staka. Asan yun, Noibe? Nasa intro. Yes, intro. Sa pole. Okay? So, ibig sabihin, itong dalawang bato na to ay daanan lang. Ha? Yan. Ano lang yan, oh. Isang dipa. Okay, sa front niya, ito na. Ito yung design natin. No, may staka na yan. Okay? Pag titingnan natin dito, ito. Dito ka mag-angle.
mayroong dalawang bato, mayroong isang bato. Pag dito ka, naka-cross type yan. Yung tinatawag natin na cross type setup. Ha? Dito, dito. Cross yan, cross. Tara, tingnan ko lang. Okay. Jay ka lang. Hole. Dead end siya, di ba? Kasi yan yung slice eh. Dead end. Hindi tumagos doon. Diyan lang siya. So dead end stone siya. So nakaharap siya ang hole ito sa 45 degrees. Okay, pagtatayo ako dito, uupo ganyan. Okay? Kita ko yung dalawang bato. Ayan, sarap ko 'yan. Okay? Sitting position sa isometric. So that means cross type to siya. Pwede mong gawing X. Huwag lang sa X. Cross type siya. Okay? So ito yung target natin. Hindi na natin pinatestig. Pero actually, puro siya coordinated. Ha? Ayun, yun oh. Yan. May mga marker yan. Okay? Tapos dito naman. Yan. Okay. Nakasimple. Sa kabila, meron yan. Yan. Tapos dito kasi yan. Ganun na yun eh. Para pag ganun yung paa mo. Yan. Okay? So galing dito, lalakad ka sa dalawa, tatlo. Di ba? Tatlong baby dun eh. Spot. Okay? Understood, children? So yes, this side, hindi natin pinatisdig, no? Okay. Shout out pala sa Team MBRT. Team MBRT. No? Kay Tatay Piping. Tatay Piping. Kay Sir, ano? Roger. Kay Paring Dol. Oh, Paring Dol. Oo. Salamat. Tatay Piping, shout out. Kay Nanay. Spot natin. Okay. So nakuha natin bodies, no? Napakasimple. So galing naman dito, no? Hindi ko lang pinakita agad kasi may ano ka. Mag-cross type tayo dyan, mayroon siyang lock point dito. So, yan, ito. Ito lock point yan. May hole pa rin yan eh. Ito, yan. Hole yan eh. Yan. Diretso yan dun. Back to back. Yan. Okay? So ngayon, sa harap nito, mayroon siyang tinatawag natin na tagusan ng tubig. Daanan ng tubig yan. Pag lalagay ka ng tubig, dadalaw yan dito. Yan. Ito siya, may spot. So another deposit here. Okay? So galing naman dito, magkukumpas tayo. Diyan natatayo tatama ng east position, east west. Okay? So itong passes na ito, naka-east direction to, may hole. So kung kakatingin mo, number 10 yan eh. Okay? Okay. So 10 feet lang galing diyan. Dito tayo. Okay? Pagdating natin dito sa 10 feet, may coordinate siya. Ito, itong bato na to, mamaya na yan. Ayan. Itong bato na to, may hole. Yan. Lalim. Isang daliri lang kasi. Dadaan ka dito. Tak, 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 tak. May hole na naman. Yan. Kita? Okay. Dito naman sa top, may hole. Okay? May hole din siya. Okay, i-connect natin yan. Arrow yan. Ha? Simple lang. Sa mga walang alam, bato lang talaga. Sa mga baser nga mag ano, natural to, bubo kayo. Wala kayong alam. Yan o, oh, arrow yan, di ba? Klaro? Isa, dalawa, yung kasi yung daliri. Eh. Isa, dalawa, tatlo. Di ba? I-connect mo yan. Ano yan? Letter V. So, dig site. Okay? So, ngayon ang mangyari, pangalawa na to. May bayabas mo. Ganda yung bayabas, masarap. Okay. So ngayon na, nagpa-testdig tayo. Yun ang gusto ko eh. Pag magpa-remap kayo, mag-prepare kayo ng mga digger. Pasalamat ako dito kay Sir. Sir Secret. Okay. Thank you, Sir. Sarap na accommodation. Nag-ano pa kami? Ano ba yun? Bodol-bodol fight. Bodol fight kami. Yung manok na bisaya. Sarap. May snacks pa kami na ano, saging. Okay. So patuloy tayo sa Team Bunker. Ito ngayon ang dig site. So galing dyan. So itong sa arawin niya, 3 feet lang tayo. So, ang direction niya naman is, because that is what we call the fire element. Ito, pero pinabaliktad. So, 3 feet tayo galing dito. Yan o. Yan. Double hole. Ito. Parehang sukat niyan, ito. Okay? Tapos yan, 1 foot. Ito siya, can see. Ito, 2C. Pakisukat. 1 foot o. Ito. Ito muna. Can see, di ba? Ito. Yan, dulo-dulo. Can see. Dito, di pa gid mo to, kinsi lagi. Oh, yan. Kinsi, di ba? Oh, yan, 1 foot. Yan, di ba? Sarado.
Ina mo supak bay. Okay. So galing diyan, asan ka mag-base ng sukod? Kasi kasya-kasya lang eh. Ito kasi given eh, ito. Big site here. No? Isa lang 'yan eh. Ang kulak pa to. Kasya lang, hindi kasi ang dalawa eh. Masikip. Oh, isa lang. Ha? Sa kamay. Okay? That means 1 yard. Okay. So, saan tayo mag 1 yard dito na? Okay. Dito yung sukat niya kasi ano 'yan eh? 15, di ba? Yan dyan, add-on sa lang natin yan. 15 plus size, 21. Okay, mamaya natin kuha yung sukat. So galing dito, kukumpas tayo, yan sinabi-sabi natin na north-south alignment. Yan. Diba? Norte doon, dito south. Kasi fire element eh. Okay. Okay. Anong nangyari pag this day? Ito papakita namin, buddies. Pag tamang remapping mo, yung makita mo sa taas, magkita ka rin sa ilalim. So yan lang ha, tingnan mo ba to? Hindi pa nagalaw yan. Ilang taon na? 70 years or 80 years or baka 100 years na kasi pagdating ng jobs, andyan na yan, di ba? Okay. Hindi talaga nagalaw yan. Yun siya, straight. Yan. Di ba? Yung ano, yung pwedeng dadaan ng tubig. Ano tawag yan eh? Parinjan di, ano tawag dyan? Ikaw na bahala. Okay, si Parinjan di yung ano ko. Yung isang mentor ko. Yan. Yan. Okay. So pag hukay natin, ganito buddies. Kasi test dig pa lang, dapat ito pag actual operation na, malaki na ang hukay, 5x5. Kasi test dig pa lang, abutin ko lang 3 feet. So galing dito 3 feet, di ba Parilio? Hmm. O yung sukat, 3 feet. Dito lang, distance siya. Ayan, trees. Yan yung butas. Itong, butas itong last. Yeah. Last, ayan, di ba? Pagkuha mo ng 3 feet, north-south alignment, yan. Okay. Diyan ka kukuha ng dig site. Okay? So tamang sukat natin doon ay... Lebe. Dito yan, babangga ang lebe. Yung sinasabi kong G's, sinte po yun ang G's, pero lebe ang siding. Sige, pasok. Okay. Tinamon, okay. Lebe, di ba? Pag sa dulo, idulo mo, kanto ng tumoy. Yan, lebe. Sentro, di ba? Extend ka ng G's, dito, siding. Ayan. So, ibig sabihin ng item, dito lang. Di ba? G's yan eh. Tama, di ba? Hindi naman magkamali ang mga engineer ng Japanese eh, di ba? So, paghukay natin, buddies, itong pinakatandaan natin, ha? Okay. Either sa formation ng bato, may kanji ka mahanap, or marker talaga na bato na may ukit, or naka-engrave, or emboss, or anything, or metal ba ang marker? Dito, mga bato ang ginagamit kasi sagana ng bato dito eh, sa palibot. So, ang positioning, east dito, west dito, north, south. So, sa facing east natin, yan. Pag facing east tayo, may opening siya. Sa 3 feet na to, okay. Kunti lang pinahukay natin para makita lang ang hidden trail marker. Na center siya pa, pang sentro. Okay. Yan, babaan ko. Okay. Okay. Dyan muna. Okay. Sige, sige. So, dalawang kanji makita natin dito. Itong letter V. Ito. Di ba may V doon sabi ko, yung abstract ito. Diba? Ito, no? Hmm. Makita mo yun sa ilalim eh. Yan, makita yung figure. Ito. So, ito siya, ito. Yan. Diba? Anong tingin nyo? Letter A, letter Q, letter Z, or letter V? V, no? Hindi pa. Children, babe. Okay. Tingnan yung formation na ba to? Kunti palang trenching natin. Kaya sabi ko, huwag magtamad. Yung iba kasi, nanghihanap ng mababaw. Pambira, pag ang living dito ay 120 pesos. Huwag na kayo mag-treasure. Okay, tingnan natin. Ito din siya, ayan. Okay? So, facing east yung buka niya. Dito, pabalik, V pa rin siya. Ito, yung dalawang bato. Pero naka-vertical yan. Okay? Dito, may daanan siya. Yan, north-south, yan. Okay? Ito, center point. Dito ang item natin. Okay? Tingnan natin ang here sign. Ito. Letter Y yan. Yan, di ba? Cutting. Ang kahoy ba? Tuudahin mo ba? Kaya para dito madugay. Yan na, ano? Yeah? Y. Ito. Isa, dalawa, tatlo. Ano yan, children? Y po. Very good. Di ba? Y, no? Hindi ka makakita ng ukit dyan. Iba kasi bubo eh. Naghihanap talaga ng ukit talaga. Yan, formation ng bato yan. Pero how many years na to hindi nagalaw? So, ibig sabihin, talaga sinasadya yan. V, din may putol. Ibig sabihin, Y. Ito, V talaga. So, ibig sabihin, boundary yan. Boundary.
Ito daanan, daanan. Yan why. Ibig sabihin here. Dugay kayo muto, di mo. Sabot, na? Okay. Galing diyan oh, yan. Ito oh, V, oh. V, hole 1 inch, oh, 3 feet diyan. Oh, paghukay mo, tamaan mo yan. Pag makita mo na yan, huwag mo na iwanan kasi item ilalim yan. Ibig sabihin itong Y, here, here, dito, sa Bisaya pa, diri. Diri ang dig site. Pag sa labas natin makita to STM, hanapin pa natin dig site. Pag sa ilalim na, here. Ibig sabihin, here, may letter V, V cut, V cut, V, V pa rin. Then parallel, parallel yan yun eh, parallel pa ganun, oh. So itong V cut na to, meaning yan under. Ganun yan, pag letter key pa, ganun nun mulit, magporma siyang letter key, under pa rin yan. Yan, V cut yan, aminin yan, under here. Binisayo na ako, isa ilaw ani, na ay gold, nagtago siya masita. Sabo, children. Yes, pa. Okay, diba? Bako simple lang eh. Yun lang tinuturo ko, para malaman nyo, sa surface, saka sa ilalim. Ito, dalawang bato to eh. Yan. Ito, ladder to eh. Tingnan mo na. Ito siya sa norte. Yan. One step, step, down, no? Oh. Pwede mo upuan, gano'n. May sikrito to, no? Kala nyo, wala ha. Yan, no? Marker yan. Yan, kasi ang kamay mo dyan, no? Yan, makuot. Makuot agukoy. Yan. Dukot, dukot. Diba? Madukot siya. Oh. Higtan mo ng PC. Dilatan mo gamit ng PC kaya dahil masuko. Yan. Higtan mo yung PC yan. Satalian mo ng lubid. Dadaan ka dito. Ito, Manyo, children, ha? Huh? Dalaan ka dito side, oh. Sukat ka dyan, Tris, ha? Sa kanto niya. Dito, tatama. That means, dig side. Kahit wala kang detector, no? Pero pag gusto niyo detector, kuha kayo ng Japanese one, aro meter, saka yung bagong aro sensor, kay Otol Kim Sutakida, saka kay Otol Chester, mga pari ko yan. Okay? So, galing dyan sa kuot-kuot na marker, dadaan ka dito, tatama ka dito. Tingnan mo passage, di ba? May passage, eh. Diritso yan dun, eh. Yan, yan. Oh, di na, yan, yung passes na yan, yung dalawa, yan. Hawa na natin, oh, hawa na. Madaan ka, di ba? Hawiin mo, hawiin mo. Steady ka lang dyan, oh. Dito. Kot-kot, di ba? Step yan, no? Bato lang yan, di ba? Alam nga naman gagawa ng marker ang mahapon na baka, tatakbo yan. O gawing corn beef natin yan. Eh, bato talaga. Pero may meaning. Sa mga walang alam sa decoding, sa mga walang mentor ng Japanese saka Korean, mahirapan kayo sa pag-decode. Kaya huwag na lang kayong mang-bash, mag-observe na lang kayo. Kukopyahin nyo na lang or pag makita tayo, sharing tayo ng ideas. No? Walang magaling sa decoding. Lahat tayo ongoing ang learnings natin. Pero yung mga nalaman ko, sinishare ko talaga para sa mga tropa natin. Yun lang, no? So, another big site to. So, then, yung ano natin, yung target yan, na may ano din, yan, is to his alignment, yan. Yan, kaya sa dabi kong tatlong deposit yan, yan, ito hukay natin. Is side to, so, yan, doon, 2720 west, baka simot dito is, yan. Paki ano, black phantom, yan, di ba? Hindi muna namin tisdig yan, kasi sikrito yan. Magbuot niya mo, kami may gastos din eh. Di ba? So, amo ni tisdig po hon, ayaw lang sa... So, ngayon, may dalawang test dito yung ginawa. Okay, dito na tayo yung angle. Yan. So, galing dyan siya hukay natin. Yan. May isa pa tayong dig site doon. Very maganda din. Okay? Kukuha tayo ng 45 degrees dyan. Yan. Okay, so, ibig sabihin, sa likod ko, tatama natin ang southwest. Northeast, saka southwest. Code 2 dito. Dyan is code 8. Tatama ang bato na to. Yan. Itong bato na maraming butas-butas. Okay. Sabi pa ng iba, pag may spoke, ano yan? Yun ang direksyon. Anong gagawin mo sa bato niya? Ay, puro spoke. Ang direksyon niya, papuntang langit. Pamira, alam mo kaya tayo papuntang langit. Okay? So, stationary marker lang siya. Or STM. Okay? Anong gagawin natin? 45-225 dito. Tingnan natin. Ito. Napaganda eh. Ano? Diba? May cutting yan eh. Oh. Ayan siya oh. Mm. Street na tayo dito, tol. Yan. Dito sarap. Ano eh? Yan. Okay? Dito. May parang ano, may bintana-bintana siya. Pero, mayroong butas. Ba? Yan. Ito. Malaki. Pinaside siya.
sideways, okay? Diyan, tingnan mo. May mga mata diyan makita. Dami. Ah, ito to ba? Ito. Ito yung tinatawag nila na double hole. Charang. Ah, hole siya, then may hole pa, no? Kasi isang daliri, di ba? Hole to eh. Ito yung kakaiba, no? Hole, then may hole. Ah, oh, yan oh. Excellent bar kita ug natin yan. Sa Taffy Moves. Di ba? Okay yan. Ayan. Okay. Hole, then may hole. Okay, now ating favorites, okay? Okay. So galing naman diyan sa hole na yan, okay. Dito na tayo. Angle yan kanina, di ba? Dito S-quest siya. Ano? S-side, west-side. Ha? So dito tayo magkukay. Okay. So galing dyan, 3 feet na naman. Pare ni. Tukan to lang. Ayan. Asan yung 3 feet? Dito. Okay, dyan. Okay. Dyan. Good. Okay na. Okay. Yan muna ha. Dito naman sa norte. Kaya dito, may norte side to. Ito yung norte niya. Ito yung sinasabi ko. Ayan. Bagay mong bato na to. May hole to eh. Ayan. Oh? Huh? Kasya ang dalawang daliri. Ibig sabihin, 2 yards. Oh? Di ba? Nag-isang hole to yan. Ayan. Oh? Dalawa. Oh. Sa space lang tayo, sukat doon. Okay. So dito sa bato na to, wala kang masyadong makitang butas-butas tulad na doon. Dito, okay, sa space, di ba kuha ng kanto? Kanto. Oh, kanto siya. Okay, nuybe. Add-on ka ng trees, sisintur na yung STM. Ayan, di ba sa pole? Okay, good. Sa holder rin, may holder rin. Oh, may hold dyan. Makita mo muna. May holder rin. Sa 9. Sarado na ito. Okay. Hold to hold. Ganon sila ka-standard. Okay. Dito muna. Ang bato na to, ito din ang best point natin kanina. Doon eh. Di ba? Nung sabi ko na stop siya dito. Pero, dito sa side niya, mayroon siyang arrow. Yan o. Makita mo. North-south. Ito na. Di ba? Yan. Okay. Why yan eh. Pero ito siya, secret na yan, ha? So big deposit over here. So ito siya, katingin natin to, arrow talaga yan, no? Perfect. Anong tawag niyan, children? Arrow or circle? Arrow? Arrow po. Very good. Clap your hands. Okay. Di ba arrow? Saan sa patungo? Doon sa dig site natin. Na may sukat na noybe galing diyan sa hole. Okay? That means this rock is really a marker kasi sa kabila niya, yung hole na kasi yung tatlong daliri. Di ba? Noybe yun eh. Okay. Doon siya, dos. So, kanto. Add-ons na ng trees. Dahil may trees doon na given, noybe pa rin. Okay. Dito, sa likod niya, ito. Dito siya. Ito, tinutun. Arrow pa rin ito eh. Yan. Maliit na arrow. Yan. Ano tinuturo niya? Yun. Ito. Yan. Ayan siya. Yan. Di ba? Okay. Dito siya. Itong tinuturo niya. Ito. Corlock. Ang bato na to ay mga corlock. Yan. Yung lahos-lahos ba? Yan. Okay. Tapos ito pa sa kabila. Dalawa. Okay. I-connect natin yan. 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 Dito siya tama. Ito siya may sukat na 1 foot. So standard pariya doon. Okay. Tapos borehole. Ibig sabihin ng ito, passage to. Okay. So kukumpas tayo north-south. Yan. North south, tatama yung target natin. Nagaling dito, may sukat na siya na 15. 15 feet galing dito hanggang doon. Okay? Malapitan lang buddies. Ibig sabihin, 15 din to. Ito sa kabila, 15 din siya. So 15 dimension. 15 doon, dito 18. Okay? So yun na buddies. So okay lang marker, no? Lahat ng marker ay nag-coincide. Lahat ng markers are coordinated. Ito siya, isa lang to, base point natin. Okay? Ginawa pa rin nyo. Itong tabas na to, ito. Oh. Tingnan mo, di ba? Sasapul doon sa dig site. Okay. Oh. Mayroon pa rin siyang hintanan o PC. Yan. Tapos may hole. So, dig site over there. So, okay? So, kukumpas tayo niyan, babangga na tayo ng 30 degrees. 30 degrees, baka si Mot 2Gs. 210 degrees. Papunta sa dig site. So, ibig sabihin, lingkuranan to. Pwede kang makaupo dito. Yan. Nakikita mo sila dyan. Eh? So, may sukat pa rin siya na tatak-dusi. Okay. Anong nangyari pag hukay natin ito, buddies?
Tinatrace natin para makita yung its theme or hidden trail marker. Kasi yun ang pinaka-importante. Pag hukay natin, sa digsite, ito nakita. Dito lang item natin eh. Okay. Ito nakita, bato. No? Bato talaga ang its theme. Hindi metal, hindi kahoy. Bato ang ginagamit nila kasi maraming bato dito. No? Hindi pwede gawin ang kalabaw, ang baka, ang kabayo na marker o mano kasi tatakbo yan. No? O mamatay sila pag tabulan. Dapat bato. Fixed, stationary. Okay. Ang nangyari, hinukay natin ito. May butas, oh. Kasi yung tatlo. Tatlong kamay. Di ba? Parehas doon? Itong isa yan. Dalawa. Dalawa. Tatlo. Ba? Okay. So pag hukay natin dito, lumabas tong bato na to. May sikat siya. Yan. Okay. Ito tandaan nyo ha. Yan. Okay. Ito siya, roofing type 45 degrees. Pag ganun. So dito ang item natin eh. Okay. 45 degrees. Ibig sabihin ito, dapat kukunin to siya eh. Hindi natin pwede madrift kasi maliit lang to. Kukunin to siya kasi may hole. Pag ganun. Pag ganun hole natin eh, papasok. Yan. Pag ganun siya. Ibig sabihin dito ang item. Dito. Yan o. Dito. Doon ka. Ganun. So dapat kunin siya para malinis ang trabaho natin. Kasi pag hindi natin kunin to, dito tayo kukay, magiging boulder trap ito. Delikado sa digger. Dapat safety first palagi. Okay? Ang nangyari ngayon, ito, hindi pa namin tinanggal. Pero natanggal na ito kanina. Ito siya. Itong malaking bato na to, okay. Normal lang na yan eh. Okay. Ha? May marker yan. Okay. Galing sa marker na yan, okay. 315 degrees item. Ibig sabihin baka si Mot, 135. Diyan nilagay ito. Si bato na cutting. Doon sa kabila, may Y formation. Ito talagang dinikit. May YY sa kavi. Dinikit siya. Lupa to puro ha. Walang ibang bato. Siya lang. Okay. Magic. Pakisukat siya. Pare. Sukatin muna natin ito siya. Yan. Sarado size, di ba? So standard. Marker siya, di ba? May sikat pa yan eh. Dito naman, dito sa hole. Dulo. 1 foot, di ba? Sarado 1 foot, that means standard. Okay? Ano lang kasimple. Ah, taas niya. 4. Ah, 3 lang na. 3.5, okay. Pero dito standard size saka 12. Dito, okay? So, ibig sabihin ito, marker siya. So, anong significant ito? Nilagay siya dyan, di ba? Ibig sabihin, tanggalin tong bato kasi portal to. Siya ni. Portal, tanggalin natin tong bato na to. Flat to eh, yan. Okay, kunin ko na lang ha. Yan. Kasi sa palad ko. Almost diamond shape siya. Klaro ba? Yan. Makinis. Then may letter C pa na cut. Okay? So that means under here. Ito ang sinasabi ko sa inyo, letter V. Yan. Ganun lang yung paggawa ng letter V. Oh. Diba? V, that means under. Ganun yun oh. May triangle pa. Pag-cutting mo. Perfect, diba? Diba ba this oh? Kaya nga may kamay tayo eh, para gamitin natin. Iba mga bubo dyan eh. Gamitin yung kamay nyo pag sukat-sukat. Yan, trace yan, no? Oh, trace, sarado trace yan, no? Yung trace yan, no? Trace. Oh, yan, may 1 inch, 2 inches, 3 inches. Trace yan. Kaya sukatin nyo pa. Hindi mo gimuto sukatag mitrosan. Ah, na? Okay. Standard 3, letter V. That means under. Okay? Under. Oh, kabila, oh. Yan pa rin, oh. Diba? V. V. Okay, hindi letter Y, letter V yan. Diba, children? Yes po! Oh. Very good. So, very significant nga. Kasi, yan o. Tingnan mo, daya mo siya. Pero may cutting talaga. Yan o, tingnan mo. Diba? Perfect C. Ano yung tingin nyo? Letter C o letter E? Diba, children, letter C? C po! Ah, diba? Oh. That means portal here. So, wag natin po. Both, baka magtanong kayo, bakit ganun kalapit, Chris, bakit Chris Sniper, bakit ganun kalapit ang deposito? Ay kasi ang daming ano dito hapon dati. Saka maraming truck load. Sa isang truck lang may 50 na boxes 'yan or 100, i-divide 'yan eh. Oh, hindi kalat. Eh, ikalat 'yan, ikalat. Okay. Ito triangle position 'yung ano ginagawa nila, 'no? So ibig sabihin nito, ayan ah, ang araw na 'to nakaturo sa butas. Butas. Okay. Ang butas ito naka-line. Asan siya? Tira. Galing dyan, linya. Mayroong linya tayo makita dito. Tarang. Tapos, makita butas. Lang.
May butas to dito. Ayan. Ayan. Yan siya. Letter C. Diba? Okay. So that means kailangan kukunin ng bato na to. Tapos maghukay tayo diretso sa ilalim. Ganun kasimple, buddies. Okay? Ganun yan, ha? Ang araw, huwag niyong sundin. Baka tina yung araw papuntang langit, eh. Kamira, ang lalim yan. Ang lalim, ang taas. Yan. Ganun siya. Dito lang. Kabila dito siya. V-cut yan. Yan. Okay? Letter C naman to. Yan. Portal. So, ceiling type. That means kunin ang atop sa balay kay diat tamuagi. Wala man tamuagi pultahan. Diri mata sa top. Yos mo tayo. Portal tayo eh. Nasa roofing tayo eh. Butasin natin yung atop niya eh. Di ba? Ano yung atop? Bubong. Bubong. Parang kunin eh. Yan lang. Simple lang siya na marker. Di ba? Pero direct under. No, hindi lang tayo magtaka. Okay, yun lang buddies ha. Tapos papakita natin ang bunker positioning. Doon na, diretso na tayo. Sit up. Bunker sit up. Hi, Titi. Shout out muna dyan sa mga tropa. Ay, paring dog. Sa mga kumpari ko. Success mo dyan o. Shout out dyan sa lahat. Happy New Year. Happy New Year. Diretso. Okay. Ito na. Ay, napakuha ang bang siro. Ito yung set up. Ito yung unang dig site nila. Pakita ko lang sa inyo. Ganito ang setup. Yan. Ito, tandaan nyo, dinog. Ang dinog tree, itong dinog tree, ha? Yan. Fishing is tayo, bunker. So, ganun siya. O, from dinog, S position. Okay, yan yung hukay. Ang kaso, bunker tinamaan nila. Diretso lang tayo, yan. Ha? Naka-wall yan dyan. Naka-wall. Yan. Okay. Tapos may linya, yan linya na yan. Kita lang yan. Oo, oh, kita. Yung pag ganoon, shaft to eh. Ang ibig sabihin nito, shafting under. Kaya. Oops. So, teka lang. Ganoon, di ba? Hmm. Shaft under na. Kasi tapos nag-wall siya dyan. Okay? So, ang marker is dinog 3. Then, dalawang hole. Division. Divided deposit. Item here, then another item doon. Okay. Dinog 3 na naman ito. Itong dinog 3, talagang century na to. Ha? Masabihin nyo mali ito, talagang ganito siya, hindi siya lalaki. So, lalaki ito, konti lang. Pero ganito, lumang-luma na talaga ito siya. So ito yung bunker na tinitira. Kaya hindi namin sabihin ang address kasi delikado to. Hindi dapat to. Pakita lang namin setup. May chin block. Ito yung chin block. Yeah. Iba yan. Yung low bed. Mga baser, ito para sa inyo. Ganun ninyo. Yan. Magbigti na lang kayo. Kung sige ka mukha soya. Okay, ganun yan. Ito yung chin block. Ito yung... ganun setup, no? Pero hindi muna natin ito ipatuloy kasi malaki ka eh. Kita mo yung bato niyan. Yan. By letter C yan. Puso. Tapos puso ang forma. Yan, klaro puso. Okay, sige. Barugi. Ikaw dyan, tol. Ninja. Ayan. Okay. Di ba puso, no? Ito, kalaki ang nahukay. Oh, ganito kalaki. Imagine. Yung tabon. Imagine. Kung wala kayong chin block, hindi nyo kaya. Ganito ka preparado. Okay? So, may hole siya dito na perfect. Ayan, di ba hole? Okay, butas. Nakabiring. Doon. So, ibig sabihin na butas ito is, ganito siya eh. Elemental marker. Okay na yan. Tatakbo siya ng 315. That means prohibited dig site. Talagang in-preserve ng mga Japanese dati, yan. 315 degrees yan, okay? Galing dito sa butas. From butas here, 315, 2 yards tayo, or isang dipa, makukuha natin yung bunker. Diba? Ganun ba, Des? Pakita mong araw doon. May araw dyan eh. Ito doon. Ganda, no? Ano yan, children? Araw or square? Araw? Araw po. Diba? Oh, yan, no? Diba? Ganun lang yan eh. Kaya may daliri itong mga kamay tayo eh. Okay? So, yun na ba, Des? Kasi madilim na. So, pinapakita lang namin ang bunker sit-up na preparasyon. Actually, may trapal to, tinagal lang. Okay. Saka itong heart is dito nakuha. Mismo sa butas. Abo ng butas. Tapos manaka-wall na yan. Ibig sabihin, preparado talaga. Oh, may hole pa itong butas. Itong heart, ang may hole sa ilalim. Ibig sabihin, direct under. Okay? Medyo malaki nito. Malaliman to, buddies. Okay lang. Malaliman yan. Katakbo yung mga 80 to 120 or more than pa.
Eh, pag hindi nyo kaya, huwag kayong mag-operate ng malaliman muna. Ha? Tandaan, mababaw man o malalim, dapat nakasentro tayo ng dig site. Yun ang pinaka-importante. Kasi, pag malihis tayo, kahit isang dangkal yan, eh, or isang dipa, nako, muluso tayo sa Amerikana ba? Kay Philippines, sa luyuan na Amerikana ba? Diba? Oh, malawas tayo. So, yun lang. Pasalamat kami dito sa Team Bunker. Then, sa mga tropa natin, Team Okinawa at... Salamat, Paridolf. Paridolf. Oh, umuwi siya ng maaga kasi may lakad pa. Saka kay Black Phantom. Sa mga tropa natin dito. Okay? So, once again, this is Chris Sniper. Nakuha na to? Nakabuhan? Ito? Itong mga metal na to. Shout out, Team Saging. Shout out muna. Shout out lahat. Shout out. Eh? Ay, ito pa. Hindi nakita to. Ito yung bilikan. Ano? Nakalock to yan. Oh, may lock siya. May lock to. Automatic lock. Oh, yan. Pag hindi mo i-lock, ganun-ganun yan, no? Kuha nyo ba des yan? Okay. Para easy. Pag i-lock mo, ganun. Hindi na tatakbo yan. Diba? Yan, nakalock yan. So, pag magbira-bira, timbira-bira, okay. Shout out kay Kuya Parijo, saka Paritata, Bintos Team. Team Bintos. Team Ilisi. Oh. Yan, jung-jung mga tropa dyan. Team Jeff, no? Jeff Kanayong. The Hater of Aladdin, okay? Team Aladdin. Okay. So, ganun ba, Riz? So, salamat, ha? Kasi patapos ng year 2021-2022 naman tayo. Harvest time. Harvest time na. So, marami na naka-hits. Mga giveaways sa mga gold bars. Then, hopefully, sooner, marami pa. So, sa lahat na tinutulungan ko, nandito lang ako palagi. Just contact Black Phantom sa mga updates. Then, medyo busy ako. Wala akong time sa messenger, ha? Pasensya na, buddies. Team Okinawa, so, salamat. Salamat sa Team Okinawa. Sa, ano lang, sa Facebook, may page kami, Treasure Hunting Evidences. Doon na lang kayo, may mga insights doon na makukuha. Treasure Hunting Evidences. Page yan, nakapublic yan. May mga insights ako doon. Kami na Tolkemso at sa iba pang mga admins. At saka kay Black Phantom. Yun lang, buddies. At sanay, pagpalain tayo ni Lord sa ating mga operasyon. Ito lang palagi kong dasal, na sa bawat operasyon, walang disgrasya mangyari at walang mamatay. Lahat dapat makaretrieve na safety ang lahat. Kaya ang role natin, safety first palagi din. Military role, what you see, what you hear. What you see, what you hear, leave it here. So, pag operation kada team, sikreto lang yan, ha? Hindi magpalabas. Delikado tayo yan. So, safety first palagi din. Tandaan natin, walang sikansya sa buhay natin. Dapat palagi tayong alerto sa pag-operate. Dapat teamwork, then patience and perseverance. Lalo na pag may heart, meaning yan, wealth or treasure, wealth under with patience. Hope, rich hope with patience. No? Sa Taffy pa, rich hope with patience. Talagang may item, kailangan ng pasensya. Ang iba may pasensya pero walang perseverance, hindi makapakatuloy. Dapat patience and perseverance, then teamwork. Okay, once again, this is Chris Sniper saying it's Sleep and Explore. And Bansai! Bansai! New Year! Happy New Year! Happy New Year! Salamat sa nagparimap ngayon. Salamat, Chair! Team Bunker! Team Bunker! Team Bunker! Bansai! Bansai! Okay, Bansai!